So ang ating pag-aaralan, ang pamagat po nito ay ang pabor ng Diyos sa kanyang mga anak. Pakatatandaan po natin palagi na tayo bilang mga anak ng Diyos ay meron po tayong laging pabor na ibinibigay ang ating Diyos. Yan po yung tinatawag na special favor na hindi po lahat ng tao ay binibigyan po niya. Ito po ay binibigay niya lamang sa kanyang mga anak na laging naglilingkod at sumusunod sa kanya. Ang sabi po sa aklat ng awit, 4:4, talatang 11, pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal, hindi siya nagkakait ng mabubuting mga bagay, ng mabuting bagay, sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Okay? So ang sabi po dito ay, unang-una, ang Panginoon daw po na ating Diyos ang siyang ating sanggalang. So ibig sabihin, kapag ikaw po ay naglilingkod sa Panginoon, yung isang pabor natin sa Diyos, ang Diyos ang ating nagiging sanggalang. Ibig sabihin, kung may panganib man, ang Diyos po ang nag-iingat sa bawat isa sa atin. Dahil sa mundong ito ay punong-puno ng panganib. Ano po? Marami pong mga nagbabadya. Maraming mga aksidente. Maraming sakit at karamdaman. Pero bilang mga anak ng Diyos, sa mga panganib, ang Diyos po ang ating sanggalang. Maraming kaaway. Pero ang Diyos po ang ating sanggalang. Okay? Yung kahirapan, number one kaaway natin yan eh. Diba? Ang masaklap yan, hindi mo kayang bigwasan. Ano po? Galit ka na, hindi mo pa pakita. Pero nararamdaman mo. Ano po? Nagngingit-ngit ka na sa galit kasi walang maibiling ulam. Wala kang magawa. Hindi mo kayang bigwasan. Bakit? Dahil kahirapan. Pero ang sabi ng Panginoon, siya daw po ang ating sanggalang. Na kahit po mahirap minsan ang buhay, ay nagtatagumpay tayo at nakakayanan natin dahil po ito sa biyaya at pag-iingat ng ating Diyos. Kaya lagi po nating tatandaan na tayo bilang mga anak ng Diyos ay may special na pabor sa Panginoon. Kaya wag na wag po tayong matatakot sa hamon ng ating buhay. Wag na wag po tayong matatakot anuman ang problema na dumating sa atin. Ano man ang panganib na dumating sa atin, may nagbabantaman sa atin, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang ating sanggalang. Okay? Kaya ang mga anak ng Diyos, nakakatulog ng mahimbing sa gabi. Walang anak ng Diyos na hindi makatulog dahil sa problema. Pag ikaw ay hindi makatulog dahil sa problema, ay baka hindi ka na nagtitiwala sa Diyos. Di po ba? Kasi pag ang isang tao ay nagtitiwala sa Diyos, kahit gaano kalaki ang problema, makakatulog ka po ng mahimbing. Anong sabi ng Biblia? Sino ba ang makapagpapahaba ng kanyang buhay? Ano po? Sa pamamagitan ng pag-aalala? Wala. Hindi po hahaba ang iyong buhay dahil po sa iyong pag-aalala. Bagkos ay mapapadali ka sa iyong buhay pag lagi kang nag-aalala. Ano po? Nag-iisip kang palagi. Wala pa nga bukas, gabi pa lang ngayon, namamroblema ka na sa bukas. Ano kayang kakainin namin bukas? San kaya ako kukuha ng pambayad ko bukas? San kaya ako kukuha ng pambili ko bukas? Pambili ko ng gamot bukas? Eh, gabi pa lang, pinoproblema mo na. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong problemahin ang araw ng bukas. Sapagat ang iyong suliranin ngayon ay sapat na yan. Eh, dinadagdagan mo pa eh, kaya ka namamroblema eh. Diba, nakukulangan ka ba? Di ba? Huwag mo na problemahin yung bukas. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat araw. Kaya ang tunay na mga anak ng Diyos, hindi po naman problema sa mga bagay na wala pa. Di ba? Oh, anong okasyon bukas? Huwag ka nang mag-alala. Ang problemahin mo at solusyonan mo yung problema mo sa ngayon. At kapag nasolusyonan mo yan, may bukas pa. Ang masaklap niyan, hindi pa nga tapos ngayon, pati bukas gusto mo nang
Oo, walang pinagkakaiba yan sa punong-puno ka ng problema, nakikialam ka pa sa problema ng iba. Diba? Nakikita mo yung puhing ng iba, ay yung buta mo daw nagatahilan sa mata, di mo nakikita. Diba? Kaya kailangan, bago mo asikasuhin yung iba, sarili mo muna. At iyan po ang tamang pag-uugali ng mga anak ng Diyos. Walang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit ilang oras sa pamamagitan ng pag-alala. Hayaan mong problema, ang mamroblema sa problema, para ang problema wala na sa'yo. Ha? Punong-puno naman daluyong, baka dumagdag ka pa. Pakainin ka lang ng gobyerno. Ang masaklap ay pinapakain na, tinatapon pa pagkain. Oh, nasasayang lang. Ano? Kaya wag nating sasayangin ang ating buhay. Pero dahil mga anak ng Diyos, tandaan po natin, tayo ang taga, ang Diyos ang ating sanggalang. Oh, di ba? Kaya nga ang Panginoon ang ating pastol, kung hindi tayo magkukulang, ano po? Hindi tayo mapapahamak kailanman sapagkat tayo ay may Diyos na sa atin ay nagsasanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Tingnan mo. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, naglilingkod sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Malinaw po sa Biblia, pagpapalain tayo ng Diyos. O bakit, Pastor, wala akong madaming pera? Eh, hindi naman pala tandaan na ikaw ay pinagpapalay dahil sa dami ng pera mo. Di ba ga, ang daming tao napakaraming pera pero walang kasiyahan. Masasabi mo bang pinagpala? Baka naman pinagpalo. Di ba? Pero makakakita ka ng tao na wala namang madaming pera pero masaya ang buhay. Ako'y medyo malawak-lawak na rin ang naiikot sa ating bansa. Hindi lang sa ibang bansa kasi ayoko sumakay ng airplane. Dahil lumilipad po eh. Ayokong sumakay sa airplane kasi lumilipad po yan. Pero dagat, kalupaan, ay talaga pong natatawid ko na ang dagat. Ano po? Pero, tandaan po natin, ang sabi ng Biblia, tayo daw po ay pinagpapala ng ating Diyos. Ang mga anak ng Diyos, pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya kahit wala ka masyadong maraming pera, masaya ka na at pinagpala ka ng Diyos dahil itong linggong ito ay nasa bahay sambahan kanya. Di ba? Bakit? Eh maraming tao ngayong linggo wala dito sa simbahan natin. Masaklap, nasa hospital pa. Mayayaman. Ang tanong, pinagpala ba yung ganung tao? Di ba? Eh tayo walang pera, pero masaya naman na nagsisimba. Di ba? Iyan ang mga taong pinagpala. Pinagpala ng ating Panginoon dahil tayo ay mayroong kalusugan. Kaya pakatatandaan po natin bilang mga anak ng Diyos, ikaw ay pinagpapala ng Diyos sa pag-ibig niya at dangal. Bibigyan kang karangalan ng Diyos. Lagi niyo pong tatandaan niya, kapag ikaw ay anak ng Diyos, naglilingkod sa Panginoon, mamumuhay ka na mayroong karangalan kahit hindi naman po mayaman. Iba po kasi yung taong may dangal sa wala. Patay ka na, nagsasalita ka pa eh. Oo. Tamo. Pag nawala tayo sa mundong ito, tignan mo yung taong may dangal. Patay ka na sa kaapu-apuhan mo, nakikita pa yung pagkatao mo. Kasi yung lulo niyan, talagang ano eh. Yan ang pinakang tigasin sa lugar namin eh. Ang daming tinagaan niyan eh. Walang dangal po yun. Pero kapag, ay, kaya pala ganyan yan batang yan. Ibang klase kasi tatay niyan eh. Maaasahan at mabait. Ano? Masipag at may pangalan. Bakit? Kasi meron kang dangal. At iyan ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Di ba? Pero pag walang dangal, bugnot ang mga tao hanggang sa kaapu-apuhan mo pag hindi nagbago. Di ba? Kaya bilang mga anak ng Diyos, lagi po nating tatandaan, meron po tayong special na pabor sa Diyos. Na hindi ka man mayaman, ikaw naman ay may kasiyahan. Hindi ka naman mayaman, tayo ay may karangalan. Bakit? Dahil iyan ay ibinibigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito, hindi siya nagkakait ng mabubuting mga bagay. So, ibig sabihin, ang Panginoon, kung ano ang kailangan mo,
at ikabubuti mo, hindi daw po yan ipagkakait sa'yo ng Diyos. Bakit? Ay, alanganin naman, pabayaan ka ng Diyos. Eh, anak tayo ng Diyos. Di ba? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kung makikita lamang ng Diyos na tayo tapat na naglilingkod sa Kanya, sumusunod po sa Kanya, hindi daw po niya ipagkakait yung mabubuting bagay para sa atin. Oo, grabe namang naglilingkod ka sa Panginoon, mukha kang pulubi. Di ako maniniwala. Opo, baka hindi ka nagtitiwala ng lubusan sa Panginoon. At kung ikaw man ay nalugmok sa ganyan, kasalanan mo kasi. Hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Baka padalos-dalos ang pagdedesisyon. Pero once na tayo po ay nagpatuloy at nagtiwala sa Diyos, ang mabubuting bagay, iyan po ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi po yan ipagkakait sa bawat isa sa atin. Kung nakakaranas man tayo ng kahirapan minsan, iyan po ay bahagi ng ating paglilingkod sa Panginoon. Uulitin ko sa inyo, ang pagpapala, hindi lamang sa pera, ito po ay sa kasiyahan at bagay na ikaw ay may kontento sa iyong buhay. Sabi dito sa uli, sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. So kapag ang gawain daw po natin ay matuwid at marangal, ibig sabihin, tayo ay sumusunod sa Panginoon, doon na nga po pumapasok yung pagpapala ng ating Diyos. Bibigyan ka ng Diyos ng karangalan. Diba? O subukan mo dito sa lugar natin. Pag binanggit yung ganitong pangalan, ano nararamdaman? Pag kilala, ano po? Eh, talaga mga ano yan. Pag hindi maganda ang record, eh, mga balasubas talaga yan. Yang lahing yan, wala yan. Talagang yan ay mamamatay tao, mga walang kwenta, mga walang modo, ano po? Pag yung isa naman, yan, ay, naku, naku. Saan ka pupunta? Kay ganito, ganyan. Ay, mabait yun. Ano? Mabait yun. Mapala ka ibigan yun. Bakit? Dahil meron kang karangalan. Na kahit hindi ka po mayaman, ikaw ay kilala dahil sa ikaw ay anak ng Diyos. Di po ba? Napakasarap pong maglingkod sa Panginoon na kapag ikaw daw po ay sumusunod sa Panginoon, ay bibigyan ka po niya ng karangalan. Ang maganda nito, maging anak at kaapu-apuhan mo, madadamay po ng karangalan ibibigay sa'yo ng Panginoon. Eh, yan po'y salin-salin eh. Di ba? Positive-negative lang yan. Ano po? Salin-salin po yan. Kung ano ang puno, ay siya pong bunga. At kapag pinagpala ng Diyos ang puno, pati bunga. Yari po yan. Kasama yan. Kasama yan. Damay-damay na yan. Ganyan po ang Diyos magpala sa kanyang mga anak. Ang mahalaga lamang, dapat po tayo ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon upang sa gayon, makamtan po natin ang pagpapala at ang special na pabor ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po tumayo, tayo manalangin. Panginoon, salamat po muli o Diyos ng marami sa magandang umaga. Salamat ng marami sa inyong pong biyaya at pag-iingat po sa bawat isa sa amin sa isang linggo nakalipas. Salamat po ng marami sa inyong mga pag-iingat sa bawat isa sa amin. Kung paano kami iningatan sa isang linggo nakalipas, mas lalo tigit po o Diyos sa isang linggo na aming harapin. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan, sa isip man, sa salita at sa gawa, malaki man o maliit, lihim man po o Diyos, o hayag o Diyos, patawarin niyo po kami at nawa Panginoon ay magpatuloy ang bawat sa amin na magtiwala at maglingkod po sa inyo. Pagpapalang financial, material, physical, lalo tigit spiritual, ipagkalob niyo po sa bawat sa amin at sama-sama muli kami sa isang linggo darating na maglilingkod sa inyo sa bahay-sambahan na ito. Ingatan niyo po ang bawat sa amin, sa puno aming mamahal sa buhay. Patawarin niyo kami sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen.